Kung nakikita nyo sa likod ko na pabilog, no, circle, isa pong glass po yan, isang tempered glass. Dinikitan po namin ang sticker yan. Then after matikita ng sticker, nilapatan po namin ang clear. So, inilaminate po muna namin. Then, inaplayan ko ng urethane paint white. So, ayan, ang pagbubuga po dyan ay dalawang klase po. Yung tinatawag na mist coat and pool coat. Pero bago po ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So tara, lapitan po natin at ipakikita ko po sa inyo yung sticker. Pero hindi ko po ganong pakikita sa inyo ng stock kasi confidential po yung design. Yan po ay dinikita muna namin ng sticker na may print. Then ano po yan, mirror Ayan, baliktad po ang pagkaka-print. So, ito ay para nakapalo po yung sticker niya, hindi magagasgas sa harapan. So, pabaliktad po lagay na yung sticker. Then, naplayan ko po ng color white para hindi makita yung likuran. Ayan, ito yung aming laminator para sa yung sticker na nilagyan ng print ay lalagyan ng clear para hindi magasgas. So, ito yung glass. Nang wala pa siyang sticker, ito po ay tempered glass. Ayan. Hindi po basa-basa nababasag. Bali, dalawang ply po yan. Ayan. So, ang forma po na sticker dyan ay ang pagkakaprint ay nakamirror, no? Ibig sabihin, baliktad po. Ito, shoutout sa aking kumpare. Ayan, artist din po yan. Paring Jason. Galing din ang kamay niyan. Lagi ang partner ko sa artwork. Sa pagpipinta po nito, ang ginamit ko nga palang pintura dito ay Ansel Urethane. Para maganda kapit po sa sticker. So, ito po yung ginamit ko. Ansel White. So, parang may primer na rin yan. Ganoon. Ansel White 300 White. Batch number. Ayan. Ito yung kanyang urethane thinner. Ito yung catalyst. Ano pare? Ito yung air compressor na gamit ko. May differential na to eh. Bali 1/2. Medyo 1/2 horsepower. Kinakapos na ano kasi sira na itong automatic. So, hindi naman akin to, so hindi naman matipid yung pakilaman yan. So, kinakapos ng hangin. Ito yung aking gamit na spray gun, Euromax. Ayan, F75. Ayan. Ito pwede sa primer, base coat at top coat. Depende na lang po sa pressure po ng ating hangin. Ang standard po ng pressure ng hangin ay 25 to 30 PSI. Tama-tama na po yun. So, ito po yung laminator na ginagamit namin para sa clear. Ganyan yung kupari ko, sparring Jason. Ayan, magaling din ang kamay niyan. Sa ring artist yan, partner ko yan. Sa pag-spray po nito ay may tinatawag po na mist coat at pool coat. Dito, gagamit din po tayo ng mist coat, then pool coat. Misa may mga napapanood po tayo na ipinupull coat kagad from the beginning of primers, base coat, at top coat. Kaya po umuubra yun, eh maganda po yung lugar na pinag-i-spray nila. Pero kung sa ganito po kayo mag-i-spray at medyo mahangin, wag po natin kagad i-pull coat, lalo na po yung flow coat. Ang pull coat kasi, parang flow coat na rin yun. Yun yung lawa eh. Kaya siya, miski hindi na po siya i-bapping. Pero kung nasa ganito po tayong area, pwede po tayong mag-mist coat. Basta wag lang po yung sobrang lapot ng pintura. Kasi pag mist coat po, nagkakaroon po ng orange peel, magaspang po. Pero pag medyo maganda po yung timpla ng pintura, tama po yung mixing ratio, kahit na medyo malayo po yung clearance ng nozzle, ng spray gun sa surface na binubugahan, eh hindi naman po siya ganung magbabalatsuha. Basta maganda lang po yung PSI niya or air pressure, mga 30 PSI,
para maganda po yung buga niya. Kasi pagkain ay pinulkot po natin kagad at humangin, may tendency po na dapuan po yan ng dumi or maging ng insekto. So kaya yung misa may napapunod po tayo at tutorial na kailangan i-pull coat. Depende po yan, tatandaan nyo. Ang pagpo-pull coat po, kailangan nasa malinis po tayong area. Kailangan na maringa, diligan po natin yung sahig para walang alikabok. Then maglagay po tayo ng lona or covered. Kaya katulad niya, pag may tumadaan ang sasakyan, di ba? Ahangin po yan. Then dilipat po yung alikabok. Pwedeng dumapo dyan. Kaya po hindi po naiiwasan na nakakaroon po ng dumi. Ang pipinturahan po natin ay sasakyan. Huwag po tayong basa-basa magpo-pull coat o magpo-flow coat sa gantong open air. Tapos malakas pa hangin, wala pa tayong cover, walang bubong. Kaya mga veterans na pintor, talagang miscoat lang ang ginagawa at binababing. Kinakapalan na lang po yung top coat para maski lihain ng sagad yung orange peel, ay napapantay pa rin po yung top coat. Ano nga ba yung miscoat? Ang miscoat po yung parang paambun lang po na medyo malayo po yung clearance ng spray gun o ng nozzle sa surface. Yun po yung miscoat, yung pag binuga mo ay hindi siya nag-glossy. Nag-glossy siya pero hindi siya ganun kakintab. Yung pull coat naman po or yung flow coat, yun po yung medyo malapit yung clearance ng nozzle sa surface. Tapos pag buga nyo, kailangan ang kamay nyo, yung motion ng kamay nyo ay tama po siya. Kasi pag medyo mabagal-bagal kayo at malakas po yung pressure na hangin, may tendency po na lumuha po siya o humulas. Ang advantage po sa flow coat, talagang hindi na po nating ibabating. Pero kung sa ngatong area nga po kayo magbubuga, mahirap po mag pull coat or mag flow coat. Ang pagpo-pull coat po ay maganda po yan kung tayo po ay merong shop na talagang closed door po, meron tayong mga exhaust fan, may mga spotlight o may maliwanag na ilaw. Mainit po yung area. Nung araw naman po, bihira ang nagpo-flow coat. Kalimitang mist coat. At kinakapalan na lang po yung top coat. Then, ibinababing po. Kasi bakit po? Nung araw kasi kalimitan acrylic paint ang ginagamit. Malagno po yung timpla ng acrylic o yung ratio kung i-compare sa urethane. Kaya kalimitan sa pintor nung araw, kung mabuga po talaga ay mist coat. Malayo po. Miiwas po sa pag-iyak ng pintura o pagluha. Ginagawa ng mga pintor ay flow coat na o pull coat kasi iniiwasan na rin yung magbapping. Magagawa mo lang po yan kung malinis po yung lugar na inyong pinagbubugan. Pero kung sa mga ganito open, may hangin, may alikabok, hindi po pwede mag-pull coat lagi. Pwede mo isapalaran, maglagay ka lang ng mga lona. Then, ipo-pull coat mo lang yung last coat, yung pinaka-final coat ng top coat. Pero yung mga base coat, primer pwede rin, pero yung base coat, liha ka ng liha dyan. Hanggang sa makinis, then apply ulit ng second coat, liha ulit. Kasi nga, hindi maiwasan, pag humangin, dadapuan po ng alikabok. Kaya yun, ang ginagawa ng ibang pintor, karamihan, mist coat lang. Para madaling matuyo, madaling lihain. Then mag-flow coat na lang tayo doon sa pinaka-last coat ng urethane top coat. Kaya yung mist coat at flow coat, may kanya-kanyang gamit yan. May tamang gamit. Yung nakikita po natin sa mga tutorial na kalimitan ay nagpo-flow coat o pull coat, maganda po yung lugar na pinagbubugahan nila. Doon naman sa open, gato, pag nakita nyo nag-pull coat, hindi po ako maniniwala na antimano, makinis po yun. Nakakachamba. Pero hindi po lahat nakakachamba pag nasa open space. Kasi nga, pag humangin, hindi pwede wala alikabok. Kaya minsan ginagawa ko, yung simento to, binabasa ko yan, dinidiligan ko para yung mga alikabok ay hindi makalipad. So kasi basa nga po, diba? Dahil kung may dumi na galing sa karsada, mahirap na po nating maiwasan yun. Kaya ang gagawin natin, maglalagay lang po tayo ng cover. Sa minsan may dumadaan na sasakyan, mabilis pa, so lipad na naman po. Kung naka-pull coat po tayo, bago po mag-plus off yan ay mga 15 minutes. After mag-flow coat, akala natin ay makinis na. Pero syempre, patutuyin pa yan. Meron pang mga 10 to 15 minutes yan na plus off.
biglang humangin. So, ano ang mangyayari? Di may tendency na madapuan ng alikabok. So, wala pa rin iwas sa bapping. Kaya kapag ako nagpo-flow coat, ginagawa ko lahat mga pairings ng motor. Last coat na po, no, pin-low coat ko na po, tinatakbo ko kagad sa isang kwarto na hindi makakapasok po yung alikabok. So, yun, ganoon ang ginagawa ko. Pero pagka yun eh, nalagyan na alikabok, obligado, lilihain na naman po natin. Then, ipo-flow coat na naman. So, siyempre, maganda pong tingnan ng hindi na po binapping eh. Iba po yung pagka-wet look niya. Kung makapal na naman ang top coat at ito po ay talagang nadapo ng alikabok, ibapping na lang po natin kaysa ulitin pa po yung buga. Pwede rin po yun. Kahit magbalatsuha po yan. Kasi yung orange peel o yung balatsuha na tinatawag, pag makapal po yung pagkakabuga ng top coat, pag niliha po ng 2,000 niya, kaya pong pantayin din yan. Then, talagyan ng rubbing compound, babapping po yan hanggang sa makinis, matanggal po yung mga gasgas, then wax na po. So pagdating sa wax, yan na po kikinang yan. Advisable, pag miscoat po ang ginagawa natin, pipe pataas ang ating top coat. Para miski lihain po siya, ay makapal pa rin. Sa full coat, kahit 3 coat, pwede na po yon. Okay na po yon. Kasi ang ratio po ng top coat ng urethane, medyo malapot, i-compare po natin sa acrylic top coat. Dati kasi wala namang urethane top coat. Lacquer type lang at acrylic type ang gamit namin noon. So kaya kami sanay sa mist coat. Nung nauso yung urethane, nasanay rin kami mag-pull coat. So pares po tama yan ha. Yo tengo la vida.